Okay, magandang araw guys. Welcome back to my channel, Mr. House Husband. So ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng compression fittings. Ito, coupling pipe, PVC pipe connector or pipe fittings. Yan. Yung mga sinabi ko na yun, ito yung tawag doon, ang dami. Sa Tagalog, pandugtong sa mga may butas na tubo. Okay? So ang size nito guys ay 1/2. Itong compression fittings na ito, kahit basa, walang problema. And then, talagang sure ako, mawawala yung leak doon sa may tagas o tumutulo sa inyong waterline. Okay, so ito ang bibilhin nyo sa hardware. Nagkakahalaga ito ng around 70 to 100 pesos sa hardware. Pero sa mga Lazada, Shopee, may nakita ko mga 50 pesos lang. Okay, so bago ko i-demo sa inyo, tingnan muna natin yung loob nung compression fittings. Ayan. So, bubuksan natin. So, ito yung nasa loob niya. Ayan, no? Isa, dalawa, tatlo, and then yung, ito yung rubber niya. Ayan. Ito yung pinaka nag-i-stop ng leak. Ayan. So, ganun din yan sa kabilang side. Ayan, no? Ayan. At ito yung connector. Okay. So, ang gagawin natin, halimbawa, ayan. Ito yung makikita nyo doon sa may pipe fitting. Halimbawa dito, may butas yung inyong tubo. Tumutulo siya. Ang gawin nyo, putulin nyo lang kung saan nyo may butas. Okay? Halimbawa, pinutol na natin. Ayan. Pagputol nyo na yan, halimbawa guys, andyan yung leak. Pagputol nyo yan, ganito ang gawin nyo. Ipasok nyo to. Ipasok nyo to. Sunod lang tayo guys. Ayan. Pasok nyo to. And then, yung goma. Ayan. So, bali yan. Ganyan yung makikita nyo, guys, ha. Ayan, o. Oh. Ayan. Ganon din sa kabila. Ha? Diba? Yung white. Lo. Apat. Ayan. So, ito na yun, guys. And then, ikakabit na natin itong connector. Pasok nyo dyan. Pasok nyo yan dyan. And then, yan. So, i-roscast nyo to parehas, sabay. Para maganda yung kapit. Okay? Pag na-roscast nyo na yan, yan. Huwag nyo masyadong higpitan. Buksan nyo yung main valve nyo. At kung walang leak, okay na. Kung may leak, higpitan nyo pa ulit. Okay? Hanggang sa mawala yung leak. So, ganun ang paggamit nitong tinatawag na compression fittings. So tara guys, samahan nyo ako, meron ako i-re-repair dito sa bahay kasi meron akong linya ng tubig na nagkaroon ng tagas. So let's go! Welcome back to my channel guys. Ngayong umaga magre-repair tayo ng isang linya ng tubig na merong butas or tumatagas. So ang gagamitin natin sa pag-repair ng linya ng tubig dito guys, itong tinatawag na compression fittings. Ayan guys, so maraming tawag dito guys. Pwede itong tawagin coupling pipe, PVC pipe connector, or pipe fitting. Sa Tagalog, pandugtong sa mga may butas na linya ng tubig. Ganun lang kadali, no? So noon, hindi ko rin alam kung anong tawag dito. So interior lang rin ang ginagamit ko. Ayan. So tara, gawin na natin kung paano ito gamitin at kung madali nga itong i-repair. Okay? So, tara guys. So, ito na guys yun. Ito na yung linya ng tubig ko noon na sinasabi ko sa inyo na nilagyan ko lang ng interior. Ayan o. So, tanggalin natin para makita natin yung talagang tagas ng tubig. So, ayan na guys. So, kung mapapansin nyo, ito na yung tubig. Oh. Okay? So, ayan. So, tingnan natin. Hanapin natin kung saan yung butas. Ayan, nakikita nyo na guys. Okay, kapag kayo gagawa guys ng linya ng tubig, kailangan meron din kayong tinatawag na gate valve. Ayan o. So, importante ito guys, para pag may re-repair kayo, patayin nyo lang, tumawawalan na ng linya yung tubig nyo sa bahay. Ayan o. So, tingnan nyo guys ha. Papatayin ko. So, nawala na guys, di ba? So, yan. So, panoorin natin kung paano natin may re-repair. Kalimutan ko na kasi itong i-repair talaga guys.
So tanggalin natin yung PVC. Ay, yung PVC, yung interior. Ngayon guys, ang problema ko naman ngayon, hindi ko alam kung saan banda yung tagas. Kasi nga, pinatay ko ng tubig. Kaya ang gagawin ko, i-on ko ulit. Ayun. Nakita nyo guys kung saan banda? Ayan. So, doon sa may tagas na yun guys. Ayan. So, bali dito guys yung tagas. So, ayan. Okay. Ngayon gagamitin na natin itong compression fittings na to or compression pipe. Okay guys, bali dito yung butas ng PVC, di ba? Kapag kayo gagamit ito, kailangan ito makakapasok dito sa may hose na to. At kailangan ito nasa loob, itong mga to. Okay? Unahin natin guys itong puti na ito. Kailangan ito nandito sa loob. Unahin muna natin ito. Kailangan guys unahin natin ito. Ayan. Sunod natin ito. Ayan. Ganun din guys sa kabila. Unahin natin ito. Tapos ito, ito yung pinaka lock nya guys, eh, valve para hindi tumagas. So yun yung medyo masikip. Ayan. Okay, ang size pala nito guys, ano lang, 1/2 yung ordinary na sukat. And then ipapasok natin ito doon sa may kailangan natin pagdugtungin yan. Okay. So yung iba dyan ang ginagamit lang, bumibili ng coupling na PVC yung nilalagay dito. So anong mangyayari, kailangan patuyuin nila and then lalagyan nila ng solvent at saka pagdudugtungin. Pero sa ganito guys, hindi mo na kailangan ng solvent at hindi mo na kailangan patuyuin. So ganito lang kung paano ko ginawa. Ayan o, so ipapasok ko. Ayan. Connector nga siya guys eh. Ayan. Ayaw mag-connect. Yeah. A few moments later. Ayan. So, ayan na siya guys. Ayan. Kung makikita nyo, ayan o. So, dapat ganyan yung magiging itsura nyan. So, ayan. So, magkadugtong na sila guys, no? Magkadugtong na sila and then, yun, ilalak nyo lang. Ilalak lang natin, ayan o. Meron siyang rose cast. So yun. Yan. Higpitan nyo lang guys, higpitan natin para yung lock nya talaga mag-fit. Ayan. So kanina, malakas yung tagas nya, no? So i-testing muna natin, i-open natin yung main valve natin, ayan, no? Yung gate valve to. At tingnan natin kung meron pa uling tagas. Okay. So ito yung gate valve ko guys, i-open ko ha. Ayan. So yun guys, oh, wala na siyang tagas. So ganun lang kadali guys ang pagkabit ng PVC pipe connector. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and please share doon sa mga kaibigan yung nagkaroon ng problema ng ganito. Okay, so stay safe. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.